Noong nakaraang linggo nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pag-aralan na gawing legal ang mga motorcycle taxi sa bansa. Ano naman kaya ang masasabi ng mga motor taxi driver at mga pasahero? Si Ryan Lasige sa detalye live. Audrey, napapanahon na nga daw para gawing legal yung motorcycle taxi sa bansa. Ayon yan sa ilang pasahero at ilang mga driver mismo dahil nga daw sa usad pagong na trapiko sa Metro Manila. Approved sa ilang motor taxi driver at pasahero ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aralan na gawing legal ang motorcycle taxi na kasalukuyang ginagamit ng mas maraming commuters sa bansa. Si Jean, mas pinipili na daw ang sumakay sa motor taxi kaysa sa jeep at UB Express. Di bali na daw na mas mahal, ang importante, mabilis at yak na hindi maiipit sa matinding traffic. Less hassle po kasi. And ano, ayun nga po, mas convenient. Kasi po parang waste of time if mag-commute ka pa. Yung commute po talaga nakakit, ano, kasakay sa jeep, gano'n. Yun po kasi, ano po, mas, though mas mahal, pero yung consume, yung time kasi na mako-consume, mas less. Mas mahalaga daw para sa kanya ang oras, lalo pat isa rin siyang working student. For me po, good thing. Kasi po, nakaka-help naman talaga siya sa mga Pilipino, especially nga ngayon na ang hirap talaga mag-commute most of the time. So, para rin makapasok on time and all. So, for me, ano, good thing siya to legalize it. Ang motorcycle taxi driver naman na si Rodolfo na pangiti rin sa nais ni Pangulong Marcos. Kwento niya, iniwan niya ang dati niyang trabaho dahil mas malaki ang kinikita niya sa pamamasada gamit ang motorsiklo. Kasi magandang ano rin kasi para makatulong din sa mga commuters. Kasi dami na sasakyan, na traffic. Kaya kailangan i-ano na talaga. Gawin legal na talaga. Nitong nakaraang linggo nang maganap ang pagpupulong ng Pangulo kasama ang mga opisyal ng TNVS na Grab at Department of Transportation o DOTR upang talakayin ang pagpapalawag pa ng mga oportunidad sa bansa. Dito ay kinilara ng Pangulo ang kontribusyon ng kumpanya sa paglikha ng trabaho sa Pilipinas, lalo na sa pagpapababa ng unemployment rate ng bansa. Si House Speaker Martin Romualdez naman sinabing bibigyan ng prioridad ang legalisasyon ng motorcycle taxi at irereforma ang kasalukuyang regulasyon ng transport network vehicles sa bansa. Nitong 2023, nakalikha ng higit 100,000 driver at operator jobs at nakapag-digitalized ng higit 15,000 na micro, small and medium enterprise ang motor taxi taxi sa bansa. Audrey, sa isang araw lamang ay pumapalo sa 300,000 na mga pasahero ang nakikinabang sa mga motorcycle taxi. Sa isang ride-hailing app pa lamang yan, Audrey. Pero hiling naman ngayon ng mga pasahero na sa oras na maging legal ang motorcycle taxi sa bansa ay ma-regulate yung pamasahe at huwag hayaan na sumipa ito pataas. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lasige.